Alright, eto na isang po tayong pampagaan ng ating kalooban, lalo na ngayong katatapos ng nabagyo. Adobong sayote ang ating ulam ngayong umaga. Ituturo sa atin yan ni Chef Lia De Castro. Good morning, Chef! Hello po, good morning po. Ayan, paano ba ang proseso ng paggawa nitong adobong sayote? Ayun po, bali, una po natin gagawin, isusutay po natin yung bawang. Then yung giniling po niya, Giniling na baboy ba yan? Opo, so parang ilalet it brown lang po natin siya, tapos igay lang natin. Tapos, lalagyan natin siya ng soy sauce. Oo. Then, yan. So, yun yung pampa-adobo niya. May toyo, may suka. Opo, may suka po. So, para hindi po matagal mapanis, igayin po natin siya. Ayan. Tapos, lagyan po natin siya ng buong paminta. So, mga classic siya talaga na ano, na opo, pang-adobo hanggang laurel. Opo, laurel po. Oh. So, yung four basic po na ginagamit natin sa adobo, yung bawang, paminta, then yung mga suka, tsaka toyo. Ayun, sakto. Ayun naman. Actually, masarap dito kasi meron ka ng karne, kasi adobo karne, tapos meron ka pang gulay. Opo. So, pag hinanda mo sa family mo, pwedeng ito lang. Opo. Tsaka, tas kanin. Doon po sa Tacloban, o kaya doon sa mga nasalanta ng bagyo, bagay na bagay po siya kasi iga po siya, so matagal po siyang mapanis. Ano yung iga? Kanina ko naririnig, tapos parang, yung naiiga ano po, yung parang dry po. Dry yung pagkakaluto niya. So ito, kasi medyo ano lang siya, bagong lagay pa lang siya, so nagtutubig pa siya. Opo. Pero so, eventually magda-dry siya. Magda-dry out po siya. So pag tinikman niyo po siya, right, dry na. Tapos matagal na po. Yun. Eh ito, ba't siya meron parang sa bawang? Bali, ito po yung chicken stock. Lalagay rin po natin siya para mahalo rin po dun sa lasa niya, yung mas malasa po yung adobo. Ayun naman. Ano naman ang mga sustansya makukuha natin dito sa adobong sayote? Bali, meron po siyang zinc at saka fiber po. Okay. Zinc at fiber. Ayan. At kaya pinapakain natin sa pilitan ng ating mga anak ng gulay kasi kailangan nila ng fiber. At tayo din mga malalaki na, lalo na yung mga mas nakakatanda na kailangan meron din tayong fiber sa ating katawan. So, gulay is very, very important. So, yan. Sama-sama na dyan. Meron kang protina, meron kang zinc, meron kang fiber. At syempre, masarap pa. Opo. Ayun. So, ngayon, medyo naluluto na ng konti yung ating karne. Opo. Yan. Medyo lakasan lang po natin yung opoy. Tapos kapag nag-boil na po siya, medyo dry lang natin ng konti. Then pwede na po ilagay yung ayun. So after natin ilagay, kasi hindi natin mahihintay ito na opo, mag-boil at mag-dry. After natin ilagay, hintayin na lang maluto ito. Opo. Bali, so, saglit lang po siya, hindi siya overcooked. Right, ayun. Para mas masarap. Tsaka yung sustansya nandun pa. Opo. And then after niya na maluto ng konti, anong ending niyan? Bali, ito na po siya. Ayun! Eto na mga kapuso, ang ating adobong sayote na rich in protein at fiber, madaling lutuin at hindi mabilis mapanis. Opo. Ayun. Oy, thank you so much, Chef Lia, ha? Opo, thank you po. Ayan, sa uulitin, may bago namang crush ng bayan na ano, na chef dito sa Unang Hirit. Para sa kompletong detalye ng ating recipe sa umagang ito, abapunta lang po kayo sa Unang Hirit Facebook page. Ayan, or follow din nyo kami sa Twitter at Instagram. Ngayon, malipat tayo sa ating unang balita.